do not ask me. I'm asking you. Yes or no only. That's a very categorical same question. Same with Justice Baldos. I vote for the in favor of the Spanero, negative asking, because it is very clearly provided under such a law that a 16-year-old can give already consent in sexual activity. I am inclined to think that it is the age of 16 is the age of sexual consent, and therefore I give it to the negative side. Categorically stated there that the age of sexual consent is 16. The official statement of the Senate will bind me as a judge, so there being no other sources to draw an answer from. No, that the age of consent is 16. Ito po si Fiscal EJ at your service. Medyo may delay, no? Medyo may delay siguro sa ano ko sa or may na ata yung internet connection namin dito ngayon sa Ormoc. May delay po ba sa video? Kasi parang na-notice ko na may lag sa video po. Sensya na po dahil siguro medyo mahina lang talaga yung connection namin dito sa Ormoc. Delay, no? Sabi ni Boy Labo, may delay daw. Ito yung mahirap, no? So, how shall we do this? Because it's now beyond my control po na mahina ang internet connection namin dito. Maganda pa naman sana yung topic na tatalakayin natin for tonight, no? Ano bang gawin ko dito? I-reset ko? Or kasi it's quite frustrating to notice na yung audio ko is clear naman pero yung video is delayed, no? Baka magsawa kayo. How about yung audio po? Okay lang po yung audio? Sabi ni Mang Jose, wala daw kasi si Toyang kaya nagkaganon yung internet. Baka ano, no? Siguro ang may kagagawa nito si Toyang. Kasi dati palagi siyang nauuna sa pagko-comment, ngayon wala, no? So maybe it has something to do with her. Asan ka na ba, Miss Toyang? But are you okay po if I continue even if merong lag po sa video? Okay lang po ba or shall we cancel it na lang? Pasensya na po talaga, no? It's beyond my control. Teka lang po ha. For a while. Maybe I have to shut down some internet connections, some devices here. Nakakatulong po ba if I shut down some devices? Will it speed up the internet connection if I shut down some devices po dito sa bahay? For a while po. Frustrate, no? Walang I could not do anything. Shall we continue po or we'll cancel it na lang.
Nag-prepare pa naman ako for tonight. For a while lang po ha. I'll fix something po for a while lang po. I turned off some devices po. Baka makatulong. Ah, i-reboot. Sabi ni Caroline Marcelo, i-reboot daw yung computer. Ang problema po, pag nag-reboot ako, baka mawala yung mga slides na na hinanda ko dito for this particular live streaming. So, okay lang po ba if I continue kahit na may lag po sa video? Baka iwan niyo ako sa air habang nagsasalita ako, wala nang audience. Ah, sabi ni partner Paul, masyado po madami slides kaya ganyan. Mhm. Sige, I'll take out some slides po for a while. Remove and then wala namang masyado, dalawang slides lang yung ano ko dito. Inihanda. Sige, let's do some shout outs muna no kahit may lag, just to acknowledge your presence in my live stream. Baka later on baka mag-ano na, baka hindi na siya mag-lag after we do some shout outs. Pinakauna dito si Alfredo Palita, then si JC Tucino. Sabi niya sa wakas tagal nitong wish kong content na ito, fiscal. I will try po, no? I am not an expert in this topic, but I will try po to explain to you the topic on responsible use of social media by lawyers, for lawyers, I mean, and the procedure for disbarment. Yung mga salient points lang po, kasi medyo mahaba po yung procedure, tapos merong ibang mga provisions doon na hindi na po kailangang malaman nyo. Yung mga ano lang, mga importanteng provisions lang po ang dapat nyo malaman. And the intention doon is for you to have an idea what goes through a disbarment proceeding. And then to Peter Ocampo, partner Paul, Shirley Samonte, and to Awit, i-rundown ko muna po ha para walang magtampo. Sabi ni Uman Dalus, wag ko daw siya i-shout out to Jojo Bilen. Toyang, hinahanap ka ni ZKA. Sabi ni ZKA, number one student daw kita. So, asan ka na? Absent ka ngayon. So, may minus 10 ka for being absent. And then we have shout out ano bang pangalan to? SBSL OOTM. Shout out to you. Oy, si Sir Comics Man andito pala. Boy Labo, and then
si Shirley Samonte, Mar, Jakda, Critical Thinker, to Miss Firewolf, gandang gabi ma'am. To Honeybee, Mang Jose, to Jay, good evening to you, Jay. And then to Neil, good evening din. Okay, sabi ni ano, Leo Apostol, continue lang daw. Yeah, nakakapanghinayang po dahil mas maganda sana pag walang lag, no, for both audio and video, but I could not do anything. It's beyond my control. Sayang. Caroline, and then dami pa. Let's go down. Meshang, Ma Meshang, good evening po. And then, buti binisita tayo ng isa sa mga Meloyak babies, no? Si Firewolf, andito. Wala si Ma'am Regina, si Astrid, si Toyang, wala. And then, So I think I have mentioned everyone. Ito si Marui Dapasyu. Okay? May tanong siya dito. Good evening, Fiscal. Ask lang po sana, nagpakasal po mama at papa ko kaso wala pong makitang marriage certificate. Hindi daw naasikaso nung pastor nung buhay pa ito. Ano po kaya pwede gawin? Actually po, for purposes of the validity of the marriage, hindi po element yung marriage certificate. Ang problema, it's the only proof of your marriage. No? But for purposes of the validity, it is only it is enough po na you declare before a solemnizing officer that you take each other as husband and wife. No? Ang problema is how to prove. Hi, Los. Good evening. Zimon Castro, audio na lang po, Fiscal. Disable video na lang po muna. Uy, mahirap po yan, no? Pag nag-disable ako ng video, ano, wala kayong makikita. Okay. Sige, what do you want me to discuss about responsible use of social media, or you want me to? Ang problema ko po kasi is pag nag-lag yung video, meron akong ipapakita ng mga slides, no? And pag may delay po kasi ng video vis-a-vis the audio, you may not be able to follow po. Yun yung mahirap. Okay, let's answer some questions here. From Salad Face Pie, good evening. Hindi pala ito question, good evening. Shout out pala. Good evening sa'yo. From Jeff Cañete, good evening, Fiscal AJ. Ano-ano po bang kasong nakakategorize sa versus people of the Philippines? Lahat ba ng kasong kriminal ay nabilong sa people of the Philippines? Yes po. All criminal cases po shall be instituted in the name of the people of the Philippines. Bakit people of the Philippines? Dahil lahat ng offenses are deemed to be committed against the state. So yung complainant po sa criminal case is yung estado. Yung biktima is only a complaining witness. So kahit na po reckless driving lang yan or traffic violation, it is always in the name of the people of the Philippines. Because ang offended party dito, ang tinitingnan na offended party is ang estado. From Generous Kaba, pa-shout out po, Fiscal AJ from Abu Dhabi. Wow,
Good evening po sa iyo, ma'am. Oregon Vlog, good evening po sa inyong lahat. Good evening to Poging Pinoy. Fiscal AG, sir, isang attorney, wala nang ginawa sa araw kundi banatan si SRT. Yung iba, personal na buhay na ni SRT, hindi ba disbarment yun? I will not answer specifically po, no? Or discuss the procedure or the grounds for disbarment with respect to a particular lawyer, no? I am prohibited po from doing that as a lawyer, no? Meron kami mga ethical standards na fina-follow, and we don't want to cause any inconvenience, no, with respect to a particular lawyer. So kung ano man yung sagot ko dito, in general po yan, no, it applies to all lawyers who are facing disbarment. From Fruit of the Poisonous Tree, good evening sa'yo. Thank you, Ms. Firewall, for your support. It means so much. And then, malapit na maubos yung ano, mga comments. And then we'll start. Raylan Ruth Agas, good evening. Good evening to you. Did I meet you, ma'am, during the ano, during the meet and greet? I think I have met you already. Dave Fernandez, good evening po, Fiscal. Shout out po. Wow, salamat. Thank you for regarding me as an idol or as your idol. Nakakahiya po, no? Sagittarius TV, good evening din po, ma'am. From UAE. Okay. You are an OFW po? Or are you a permanent resident there in UAE? I have not been to any Middle East country po. I look forward to going there, no, someday if given the opportunity. Mang Jose, difference between disbarment and debarment. Let's see po, no. I have not encountered the word debarment, but I only know it's disbarment. Wala pong mini-mention na debarment po sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Pata ni Bratinelia. Hello po, Fiscal. Uy, ma'am, wag niyong minamaliit po yung OFW. You are one of our heroes, no? Our new generation heroes, no? Yung pinapadala yung pera sa Pilipinas, nakakatulong po yun sa economy natin, no? So, it's not something to be ashamed of kung OFW po kayo. My mother po was an OFW. So, before she became a Canadian citizen, she worked in Saudi Arabia for 2 years, no? And after working in Saudi Arabia for 2 years, she went to Canada and worked as a domestic helper. And mataas po yung admiration ko po sa mga OFWs kasi yung sacrifice nila na malayo sa pamilya is not easy po, no? Na parent ka tapos you are abroad, you leave your children behind, no? So thank you po, no, for supporting our country. Ecclesiastico, hello. Okay. Last na lang po, no? And then we'll start. UTorrent. Okay. Sige. I want to show you something, no? Baka mag-lag pa rin, no? But sige lang, no? We'll try. I want to show you or have you heard the news about Larry Gadon, Attorney Larry Gadon, who was in recent memory was disbarred by the Supreme Court for for using profane language against a journalist, no? So I want to show a video po, no, yung news na he was disbarred for a while po.
baka mag-lag pa rin ito, no? Let's try. The Supreme Court on Bank unanimously votes to disbar anti-poverty czar Lal Gadon following profane remarks made against female veteran reporter Raisa Robles. In a press statement on Wednesday, the Supreme Court Public Information Office says the High Court voted to disbar Gadon for his viral clip where he repeatedly cursed and uttered profane remarks against Robles. According to the High Court, it found the clip to be, quote, indisputably scandalous that it discredits the legal profession. It adds that there's no room for sexism or misogyny in practicing law. Gadon has 6 more administrative cases filed against him at the Office of the Bar Confident and 4 cases at the Commission on Bar Discipline of the Integrated Bar of the Philippines. Although these cases have yet to be decided, the Supreme Court says the volume of administrative complaints against Gadon, quote, indubitably speaks of his character. The disbarment came after Gadon's new appointment as Presidential Advisor for Poverty Alleviation last Monday, which was met with criticism from different groups following his long history of profane remarks. In a statement, Gadon says his camp will file a motion for reconsideration on the ground that the penalty is too harsh. According to Gadon, he will treat the matter as a personal concern, emphasizing that the disbarment will not affect his commitment to President Ferdinand Marcos Jr. to help his administration achieve its goals and implement its programs to serve the public, particularly on the aspect of poverty alleviation. One last shout out po. Shout out to you, Sir Garawi. Hindi pa ho tapos, no? Magsisimula pa lang. Okay. I want to show you something po, no? Ang ano po, ang source po ng discussion natin is ito po. Well, this is the source of our discussion for tonight, although I will not be discussing everything, no? Ito po yung administrative matter number 22-09-01-SC. I am referring to the Code of Professional Responsibility and Accountability. Ito yung pinakabagong Code of Ethics, no, na nilabas ng Supreme Court on April 11, 2023. So medyo fresh pa po, wala pa pong isang taon. Ang previous po na Code of Ethics ng mga lawyers is noong 1988 pa ho, no? Ang tawag doon is Code of Professional Responsibility. Ngayon, ang tawag na ngayon is Code of Professional Responsibility and Accountability. So, naisipan ng Supreme Court na baguhin, not entirely, but binigyan ng bagong parang atmosphere or binigyan ng bagong lasa, no, yung Code of Ethics ng lawyers in order to adapt with the times, no, kasi 1988 pa yon, wala pang social media. Ngayon meron ng social media, prevalent na ho ngayon ang social media, and marami na pong lawyers gaya ko ang nagso-social media. So nararapat lang na merong provision na ilagay doon sa Code of Ethics with respect to responsible use of social media. Kasi po, hindi po kami, mga lawyers po kami, but we are bound by certain ethical standards. Hindi po pwede kaming magbardagulan, hindi po pwede kaming magsabi ng mga masasakit na salita, mga insulto, no? Lugi kami dyan, no? Hindi kami pwedeng makipagbardagulan sa hindi abogado, dahil pag ginawa namin yan, kami yung lugi, dahil kami yung madidisbar or madidisiplina ng Supreme Court. Why? Because we are bound by this code, no? The Code of Professional Responsibility and Accountability. Again po, we will not be discussing or talking about any particular lawyer here, no? What I will be answering are statements that apply to all lawyers, not just to one particular lawyer po. Now,
Farewell po. Hindi po ako masyadong kabisado sa ano, sa live stream, no. Nangangapa pa, although I think I'm improving, no. Sabi nga ni Sir Melo Yap, no, sabi niya, Fiscal, dalasan mong mag-live stream para masanay ka. And I think he's correct, no, because the more I go live stream, the more ako nagkaka-confidence, no. Mahiyain po talaga akong tao yung sa debate, ibang-iba 'yun kasi I prepared, no. But iba rin kasi yung atmosphere ng live stream kasi impromptu. And mahiyain po talaga akong tao. I am not used to discussing what I know in social media. Okay. And for a while po, ha? Let me check. Okay. Let me show you the ano po, the preamble, no? Snippets of the preamble. I hope nababasa nyo, or if you cannot read it, no, I'll read some statements here. Sabi dito, ethics is the experiential manifestation of moral standards. The observance of these standards of conduct is both a function of personal choice and formal compulsion. A lawyer is ideally ethical by personal choice. A code of ethics expressly adopted represents society's consensus and dictate to conform to a chosen norm of behavior that sustains the community's survival and growth. Medyo nosebleed po tayo dito dahil minsan yung Supreme Court medyo wordy sila sa pagbigay ng statement. But in essence po, ang sabi dito is, ang mga lawyers po, merong sinusunod na code of ethics, no? Ito yung certain set of moral standards na magsisilbing guide ng mga lawyers not only in their professional dealings but also in their personal dealings. Kasi kami po, we cannot separate our personal life with our professional life. No, lahat ng gawin namin, whether in private and most especially in public, we are under the scrutinizing eyes of the public and of the Supreme Court. No? Kaya, we should be very careful in our actions, in our words, especially in social media, no? Like what I said a while ago, mahirap po na mag-engage kami ng bartagulan, no, in social media. Bawal po yun, no? And as what I will be showing to you later, when we go to responsible use of social media, meron talaga dong prohibition, no, na prohibition about stating or let's say publishing disinformation, no. So bawal po talaga ang legal disinformation. Dapat before we upload something, before we say something in social media, dapat as much as possible po, dapat verified, dapat may mga, dapat with legal basis, dapat meron tayong facts, no, na binabasehan, hindi lang po conjecture, hindi lang po suspicion, hindi lang po accusation. So careful po talaga kami, no. Supposedly in our professional dealings, no. And whatever we say in social media is something that should be taken seriously. Why? Mga abogado po kami, no? Lahat ng sinasabi namin dito, may isa, dalawa, or maraming tao na pwedeng maniwala sa amin. And if we maliciously distort the meaning of the law, or magbigay kami ng maling impormasyon or maling interpretasyon, and marinig yun ng mga layman tulad nyo na hindi kabisado ang batas, hindi lawyer, you might think na totoo yung sinasabi namin. And that's what we should be careful of, na hindi kami makapagbigay ng maling impormasyon sa social media. Kaya po, dito sa Code of Professional Responsibility and Accountability, merong special provision po about responsible use of social media. Nag-i-improve na po ba yung Tagalog ko, or medyo ano pa?
utal-utal pa. Sayang talaga no yung video. By the way po, okay lang po yung ano, okay lang po yung audio. Hindi po nagla-lag yung audio. Thumbs up lang po no. Kahit isang ano diyan, kahit isang isang thumbs up diyan from the guests kung okay lang po ba yung video. Yung audio I mean. Ah sige, sabi ni Boy Labo, maayos la. Okay. Let me continue po no. I will not prolong your agony po no. Let's just be quick here no kasi nakaka-frustrate no. After a while po ha. May mga questions na kasi no. Let me read some of those. Let me back read some of the questions. Mhm. Okay. Okay, sabi dito fiscal but ang tagal ma-disbar ng isang lawyer. I will discuss po no the procedure of disbarment. Hindi naman po matagal no. This is the essence of due process po no. Dumadaan tayo sa proseso no. For example, in the commission of a crime. Okay. Let us say A killed Y or pinatay ni A si Y. Kahit na may testigo na nakakita, eyewitness na pinatay ni A si Y, hindi po pwedeng ikulong agad, no? Except na lang kung warrantless arrest, no? Caught in the act, tapos dinakip, nilagay sa oblo. But still, hindi pa yan yung conviction talaga, no? Dumadaan po talaga sa proseso. So kahit, and similar to a disbarment proceeding, dumadaan po ito sa proseso. Hindi po ito minamadali, no? Although, ang sabi ng Code of Professional Responsibility and Accountability, ang nature ng proceedings sa disbarment is summary in nature, no? Mas mabilis kumpara sa criminal cases or yung mga civil and criminal cases na tinatry ng mga regular courts natin. Sabi ni Jeff Caniate, pag na-disbar ba ang isang abogado ay hindi na ba siya pwedeng mag-work in related sa pagiging abogado niya noon? Hindi na po, no? In the first place, hindi na siya abogado. So how can he participate, no, on something na he is no longer qualified? So bawal na po talaga. Edrab TV, hi Fiscal AJ. And then may comment dito si Alfredo Palita. Si Attorney Libayan po. Sige na lang Sir Palita, no? Okay, let's just change the wordings no, no para hindi tayo makaano. May attorney po na walang ethics, di yun di nasunod lagi nakipagtalo sa akin tas lagi kinokontent sa SRT. Kahit di na mga totoo sinasabi, tas ngayon chismis yung content niya, yung anak ni ng isang senator. Okay. To be honest po, hindi po ako nakikinig, no? So I would not be able to answer you kung meron bang hindi tamang sinasabi, no? But we will clarify that po when we go into our discussion on responsible use of social media. And after I give you or after I explain to you po the meaning of the particular provision, ikaw na po yung mag-decide, hindi po ako. Ikaw na po yung mag-decide if he is committing a violation, not me po. Okay? Sabi ni Ma'am Ecclesiastico, iba yung feeling sa classroom, sa live stream talaga. Parang classroom po ba, Ma'am Ecclesiastico? Hindi po ba live stream? Sorry po, wala po akong mga usual, ano, landian or mga jokes ni Sir Melo, no? Sa landian, hindi po ako pwede dyan, no? Tapos, sa mga joke-jokes, wala po tayong mga equipment, wala po akong equipment, no? Wala pa akong laugh track, wala pa akong ano ba yan, no? Ako yung pinaka-incomplete na ano, na
na vlogger, no, in terms of equipment. Ito lang yung carry ko, yung headphone, a headset ba itong tawag dito, also at saka laptop, no. Dapat sana ano, may isa pang monitor, no. Pinay sa New York, sabi niya, good morning sa inyong lahat watching from New York. Wow. Shout out po sa iyo, Miss Pinay sa New York, no. So international pala tayo ngayon, merong UAE, merong New York. Okay? Oh, ma'am Ecclesiastico, nami-miss na po daw ni Shirley yung content mo. Kailan daw po kayo magko-content ulit? Baka busy lang si Ma'am Easy, no, kasi ano, hindi naman siguro primary niya na ano, trabaho itong vlogging. Okay, sabi ni Jake Wasak, ba't ang isang abogado bastos na parang walang may nangyari fiscal? Parang sa papel lang yata yan fiscal. Okay, that's your opinion po, Sir Jake Wasak. Okay, ano lang po, no? Let me continue na lang po, no? Let's go directly to responsible use of social media. Okay, let me remove this. Ito. So, ito yung topic natin for tonight, no? Responsible use of social media. I'll read my copy po kasi ano, medyo maliit kasi dito sa screen ko yung pinapakita ko sa inyo. So I'll use my cellphone po to go to that particular area of the code of responsibility. Okay. So itong topic po na responsible use of social media, it's found actually in Canon 2 of the Code of Professional Responsibility, no? So, anong sabi dito? A lawyer shall uphold the dignity of the legal profession. No? Uphold the dignity of the legal profession. Kasi yung legal profession po is a noble profession, no? Maraming taong naniniwala sa mga abogado. Maraming tao ang gustong magpatulong sa mga abogado sa mga legal na problema nila. So dapat lang na i-maintain yung dignidad ng aming profession, no? And especially with the advent of social media, nilagay po itong provision po na ito, no? Responsible use of social media. A lawyer shall uphold the dignity of the legal profession in all social media interactions. Take note, ha, walang take note of the use of the word all in all social media interactions. Ano ba yung iba't ibang klase ng social media? Meron tayong YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ano pa ba, no? Lahat ng klaseng social media, dapat kung abogado ka, you must uphold ng dignity, ang dapat itaas mo yung dignidad ng profession mo, no? In a manner that enhances the people's confidence in the legal system as well as promote its responsible use. So how will the lawyer enhance the people's confidence in the legal system? By providing adequate legal service, by giving the correct legal information, by giving the proper legal advice, no, being respectful towards other people regardless of their position in life, social position. Yan, dyan po namin ma-uphold yung dignity namin as lawyers, no? Kasi pag, like what I said in my previous live stream, respect begets respect. Pag wala pong respeto ang isang abogado, how can the lawyer expect respect from others? Tama po, di ba? Now, section 36 po, no? Under responsible use. Okay. Let me read. Section 36, responsible use.
A lawyer shall have the duty to understand the benefits, risks, and ethical implications associated with the use of social media. So, nire-remind po ng Supreme Court na ang paggamit ng social media may benepisyo din, no? Pag magaling kang abogado sa social media, sisikat ka, dadami yung engagements mo, dadami yung subscribers mo, no? A lot of people will listen to you, sisikat ka. So, you must understand the benefits. But, alongside those benefits, meron ding risks. Kasi pag nagkamali ka, marami ding magbabash sa'yo, no? Pag nagsabi ka ng hindi maganda sa kapwang tao mo, then you'll be subjected to disciplinary proceedings. And you must also be aware of the ethical implications associated with the use of social media. So, lahat po, no? Personal life ng abogado, professional life ng abogado, naka-open na yan to the scrutiny of the online community. Kasi pumasok ka dyan, di ba? Like in my case, I am a private person, pinasok ko ito, although siguro napasubo ako dun sa debate, no? Ayaw ko talagang maging makipag-debate, but yun na, nangyari na, nakipag-debate ako, and the rest is history, no? So, hindi ko naman kilala si Melo, hindi ko kilala si Ma'am Ecclesiastico, and it so happened na parehas kami ng paniniwala. We were not friends at first, no? Nagkaparehas lang talaga yung ano namin, yung paniniwala namin with respect to the age of sexual consent. And yun na nga, ito na yung nangyari, no? Napasali na ako sa bardagula ng dalawang grupo, no? So, as a lawyer po, nire-remind po ng Supreme Court na, sige, pumasok ka sa social media or kung gagamit ka ng social media, you must understand the benefits, risks, and ethical implications. So dapat merong balancing of interests po, no? Dapat balansehin mo yung wag lang puro benepisyo ang iniisip mo. Dapat iisipin mo rin yung mga risgo. So careful dapat ang abogado. Hindi po ito applicable sa inyo, ha? Because hindi kayo lawyers, no? I'm not discriminating against non-lawyers, but itong rule na po ito is applicable only to lawyers. Okay, let's read some comments mo para ma-engage naman po natin ang mga listeners. Okay. For a while po. Nawala na po. Ang daming galit sa isang abogado dito, no? So I can understand your sentiment, no? But I'm sorry po, no? I cannot hindi po ako si Melo, no? I cannot satisfy your hindi ko po pwedeng ano, no? Umiiwas po ako sa mga ganyan, no? In respect din sa kabila. Okay, sabi ni Zeke FEJ, pabasa po message ni Madam Toyang, baka buntalin ako noon. Ah, may contact ka sa kanya. Ano bang message niya? Sa inyo lang, mas malambing kasi yun. Prosec Fiscal Agent, andyan ka na pala. Umakyat pa ako sa 20th floor, andito ka lang pala. Anyway. Mm-hmm. So, sige, no? Kayo pala ang may nag-uusap pala kayo, Mr. Zeke. But hindi accepted yung ano niya kasi absent, minus 10. Wala siya sa class recitation. Okay. Ito, tanong ni Partner Paul. Paano po kung paulit-ulit po ang mga maling turo patungkol po sa batas? Di po ba yung delikado? Delikado po yan, no? Take a look po, Partner Paul, at Section 37. Okay? Ito yung sagot sa question mo, Section 37.
Okay, let me read. Online posts. A lawyer shall ensure that his or her online posts, whether made in a public or restricted privacy setting that still holds an audience, uphold the dignity of the legal profession and shield it from disrepute, as well as maintain respect for the law. Okay? So, again, no, this is connected with Section 36, no? Careful dapat ang abogado whenever he makes online posts, no, or posts in social media, not just in YouTube, no, in all facets of social media, in Facebook, no, karamihan sa atin may Facebook, di ba? So he must ensure, a lawyer must ensure na hindi masasacrifice, no, yung dignidad ng profession niya sa mga postings niya sa kanyang social media account, no? And he must shield it from disrepute, no? Dapat hindi mawala ang respeto ng tao sa mga abogado dahil sa postings or dahil sa mga pinopost niya or sinasabi niya online. Kasi hindi naman lahat ng abogado kagaya ng abogado na ganyan magsalita, no? Like in my case, I am very careful po. Sa korte po, tigri po talaga ako. Okay? But if you notice me sa social media, sabi nga ng iba, malumanay daw ako magsalita, nauutal, no, hindi marunong magtagalog. Mahiyain po talaga akong tao, hindi po talaga ako murara, no? But doon sa court, yes, doon tayo magpakita ng tapang natin dahil ang kalaban mo doon, kapwa abogado, ang nakikinig sa iyo, judge. Tapos you are fighting the cause of your client, no? In my case, as a prosecutor, I represent the government. I represent the victim of rape, for example. I have to prove to the court na talagang may nangyaring krimen at itong taong ito ang siyang may sala or ang siyang gumawa ng krimen. That is a very hard and difficult thing to do po, no, to prove the guilt of an accused, tapos beyond reasonable doubt pa. So, in my social media life, no, I should also maintain the same, the same standard, no. I should be careful, no, in the way I talk, in what I post, no, in everything I do, kasi na ma-magnify yun. Maraming taong nakakapanood yung online community, tapos very harsh pa naman yung online community dahil ano, karamihan dito anonymous, no? Hindi natin, we do not know the persons behind those usernames. And of course, alam naman natin, it's a natural tendency, no? Pag anonymous commenter ka, medyo matapang ka, no? Ang dali mong mang-bash, no? Dahil hindi ka madidiskubre. Okay, let's proceed. Ah, merong isang ano dito. I want to share a case, no? A 2014. This is a 2014 bar question, rather, no? But this was taken from the case of Vivares versus St. Teresa's College. Okay. Sabi dito, online social network users should be aware of the risks that they expose themselves. They expose themselves to whenever they engage in cyberspace activities. Accordingly, they should be cautious enough to control their privacy and to exercise sound discretion regarding how much information about themselves they are willing to give up. Internet consumers ought to be aware that by entering or uploading any kind of data or information online, they are automatically and inevitably making it permanently available online. Nawala na po yung privacy natin. Especially kung public, pinublic mo yung post, no? Open na yan, no, for everyone to see, no? The perpetuation of which is outside the ambit of their control, no? Furthermore, and more importantly, information otherwise private, voluntarily surrendered by them, can be opened, read, or copied by third parties who may or may not be allowed to access to such. So,
careful po tayo sa mga po, kahit na hindi kayo lawyers, no, kahit sa mga sarili ninyo, please be careful po in your postings, no, especially yung mga private matters. Meron akong nakikita doon na away pa naniningil ng utang, or meron siyang kalaban, tapos yun nga, no, cyber libel. So we must learn to control our emotions, dahil when emotion is high, intelligence is low. Sabi ng Chinese character or Japanese character, kunbawa fiscal EJ. Okay, may question dito si Kian Laforteza. Would intentionally spreading misleading information with the motive of encouraging legal actions under the pretext of differing beliefs or interpretation a violation of the lawyer's professional conduct? Mm-hmm. Hindi ko masyadong gets po yung question nyo. The answer to your question po is found in your question itself, no? Sinabi mo na dito, Ms. Kian, I assume you are a woman. Sa first few words ng question mo, would intentionally spreading misleading information. Oh, the fact that you are spreading misleading information, it's you are now, ano, you can be subject to disciplinary action na by the Supreme Court. Because as a lawyer, you are not allowed to spread or disseminate misleading or incorrect information, no, maliciously. Okay, siguro kung inadvertent or accidental, or siguro by negligence, no, kahit isang, kung isang beses lang, no, what you should do, for example, lawyer ka, may nasabi kang mali, tapos talagang mali talaga, no, be humble enough to admit na, uy, nagkamali ako ng interpretation dito, I have to correct it. I have to rectify it by giving now the correct information. If you do not do that, ang dami ng taong naniwala sa pinagsasabi mo, tapos mali-mali pala. So yes, it is a violation of the lawyer's professional conduct. Sabi ni partner Paul, Fiscal EJ, may narinig po ako sa isang abogado po dito sa YouTube. Wala naman daw po mangyayari kung magkakaso siya doon sa isang tao, kaya mas maganda daw po i-share na lang daw po ang content niya. It's the person's prerogative po, no? So, and he's the only person answerable if something untoward happens to him, no? Legally or ano-ano, or whatever, no? So, it's his call, no? Okay, let's proceed po. Para matapos na tayo. Okay. Ito yung nangyari. Ito yung ginawa ni Attorney Gadon na ano, na nagresulta ng pagka-disbar niya, no? Ito yung sinabi niya, no? Hoy Raisa Robles. Pinang ina mo, hindot ka. Pinang ina mo, anong pinagsasabi mong hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification 'yan galing sa BIR. Pinang ina mo, hindot ka. I don't know what's the meaning of the word hindot po, ah. Pinang ina mo, no? Paulit-ulit nang sinabi 'yan, no? Profane language. Raisa Robles, magpa-K ka sa aso. Pinang ina mo, hindot ka. Pinang ina mo. Look at the words used by this lawyer, former lawyer. No? Kung ma-apply, no? Kung ma-apply lang yung principle ng res ipsa locutor, no? Although hindi, no? Alam niyo na kung ano yung meaning ng res ipsa locutor po, ha, no? Res ipsa locutor applies only to cases of negligence.
as what I discussed in the video, no? But kung mag-a-apply lang ito, parang res ipsa locutor, no? The thing speaks for itself. The statement speaks for itself kung anong klaseng statement ito. Coming from a lawyer po. Talagang madidisbar ka pag ito yung mga words na sinabi mo sa social media. No? The lawyer, the former lawyer ganun, forgot, no? Forgot to uphold the dignity of the legal profession, no? He did not strike a balance among the between the benefits and risks involved, no, in using social media. Sana nagtimpi siya, no? It's a matter of control po. Learning to control our emotions is very important. Because if you do not control your emotions, like in my case po, during the debate, no, I was very firm, no? Walang emotion doon, no? Yun lang dapat, no? And even in regular court proceedings, whenever I present a witness to the witness stand, or whenever I conduct a cross-examination, dapat walang emotion, no? Walang, kinokontrol mo yung emotion mo kahit minsan, no? Nagagalit ka na, no? That's the trick, no? Learning to control your emotions. Para hindi mo ma gaya ang ginaya ni Attorney Gadon dito. Tingnan mo. He was disbarred. Sabi ni Lady Velvet, pwede pala panggap na lang na hindi ko nga maintindihan. Tapos ulit-ulit para di halata yung motive. Okay, ito. Sabi ni Excalibur Fiscal, di po ba na-suspend na siya dahil din sa social media post laban kay Robles din bago siya na-disbar dahil din doon? Bakit naman po kasi kailangan murahin pa si Robles? Precisely, sir or ma'am, no? He was not able to control his emotion, no? Sa sobrang kampi niya sa isang politiko, and siguro hindi niya, no, he was very reckless, no? He did not think that he would be subjected to a disbarment proceeding, no? Siguro nawala na yan sa isipan niya. And careful po kami na hindi kami ma-suspend, ma-censure, ma-disbar dahil ano po, or ma-fine. Importante po sa amin yung reputation. Can you just imagine a lawyer being disbarred? Ang hirap po maging abogado sa totoo lang, no? Sleepless nights, ang hirap po. And if we get disbarred, no, it's very hard to be given clemency by the Supreme Court. Sabi ni Kawanted, good evening, Miss Kawanted. Hi, Fiscal. Repost ko from Lady Velvet, sir. Okay lang ba sa abogado na sabihing malakas yung kalaban niya? Kaya walang pumapasok na kaso? Hindi ba bawal yun kasi apektado tiwala ng tao sa justice system? Meron po tayong sub-judice rule, no? And I think bawal po yan, no? Kasi you are giving the impression na may pinapanigan or malakas yung kabila kaya ka nakasuhan, no? Parang it gives the impression it does not uphold the dignity of our justice system. So yes, it can be a ground po for disciplinary action, but we will go to that po, no? Right now I cannot give you the particular provision, but meron po dito sa Code of Professional Responsibility. Sabi ni Jack Daripa, Fiscal, hindi mo pa nabasa question ko. Ano po ba yung question nyo, Jack Daripa? Sorry po, no, hindi ko nakita. Okay, let us proceed. Kindly ano na lang po, kindly repost your question na lang po para makita ko ulit. Ito yung sinabi ng Supreme Court, no, sa kaso ni Lorenzo Gadon. Attorney Gadon cannot exculpate himself by claiming that he neither published nor posted nor uploaded the subject video clip onto any social media platform.
yun pala ang defense ni Gadon, no, na hindi siya ang nag-upload, no? Although sinabi niya yun, he does not deny saying that against Reza Robles, but ang defense niya hindi daw siya ang nag-publish, no? But ano ang sabi ng Supreme Court? As a lawyer, it was reasonable to expect that he understood the consequences of recording the video, its benefits, if any, risks, and ethical implications. Diba? A classic application po sa section na binasa natin kanina, including the likelihood of it spreading indiscriminately, becoming available to anyone on social media, and the influence that it could have on lawyers and non-lawyers alike, not to mention the children who have been exposed or have yet to be exposed to the said video clip. Attorney Gadon failed to take these implications and consequences into account, and in doing so, he likewise failed in upholding the edict to responsibly use social media. Okay, sabi ni Jack Daripa, Fiscal EJ, tanong ko lang po, if pwede ma-disbar ang abogado na madalas magkalat ng fake news, lalo patungkol sa patas. Lagi mali ang sinasabi at proud pa siya at mayabang kahit mali-mali na sinasabi. As you will discover later po, no, may iba't iba kasing klase na sanction na ini-impose ang Supreme Court. Not everything goes to disbarment, no. Hindi lahat ng pagkakamali madidisbar agad, no. Depende yan po sa nature ng wrongdoing at saka gravity ng offense, no. Merong serious offense, merong less serious offense, tapos merong light offense, no. Pag serious offense yan, disbarment or suspension. So we will discover later po, no, kung yung paulit-ulit na pagturo ng maling batas covered ba yan or ang resulta ba niyan is disbarment, no. Sabi ni Ecclesiastico, spot on fiscal, parang binibigyan ng doubt ang listeners sa justice system. Okay lang siguro kung hindi abogado ang magsalita. But a lawyer needs to refrain from those kinds of statements. Tama po, no? Careful po talaga ang dapat talaga ang abogado in what he has to say, no? Kahit na galit siya, no? Dapat with basis, dapat iniisip muna, and then like what I said, he must weigh the benefits and risks of using social media. Okay, for well. Sabi ni Sophie Orais, Fiscal EJ, good evening, watching from Cebu City. Na ako'y pangutana pero out of topic lang. Pwede ra, sige. Pareha man tanga taga Cebu. Taga Cebu man ko, taga Ormoc ko. Pero naminyo ko, at taga Cebu ko, pero naminyo ko taga Ormoc. So, but I grew up in Cebu. So, unsa man imong pangutana, Sophie Orais, i-type lang, no? And I'll get back to you. Oh, late na si Toyang, minus 10, no? Minus 10 ka kanina, minus 5 ka na lang ngayon dahil nakaabot ka but late, no? Super late. Hinahanap ka ni Zeke, Ms. Toyang. Sabi ni Renato Junio, ano po ang chance ng isang lawyer na na-disbar para maibalik sa kanya ang kanyang profession? We will get to that po, no? Antay-antay lang. Okay. For a while. Okay, sabi ni Butihing Empoy, ganun kadali magpa-disbar, ayun, mahirap kapag abogado, kailangan may sapat ka ebidensya para ma-disbar. Yes. Of course, no. We follow kahit sa disbarment proceedings, dapat due process pa rin, no? Dapat merong ebidensya, no? Although unlike in a criminal case, no, ito yung pinakamataas na klase ng ebidensya, proof beyond reasonable doubt.
sabi nito yan sa mga nag-PM po, andito na, grabe kayo sa akin. Kay prosik lang ako, may obligasyon, no? O, parang ano na si Toyang ha, parang nagsisimula ng mag-ano, mag-violate ng Safe Spaces Act. Joke lang, Miss Toyang. Thank you for coming, no? Salamat sa presence mo all the time. Madami po bang abogado na didisbar? Mga ilan po per year? Hindi naman masyadong marami, Lady Velvet, no? Siguro mas maraming nasususpend kaysa sa na-didisbar. B-Movies Channel. Okay, asan ba to? B-Movies Channel, ako fiscal, pwede po ba mangutan out of topic? Pwede kayo mangutan na. O na, meron magtatanong sa annulment. Siguro sa ibang topic na lang po, Ms. Leslie Ann. I hope yung mga questions is related to our topic kasi parang sumis, ano bang tawag dun? Nalilihis tayo sa ating discussion. Okay, let's continue po, ano? Nahiya ako, parang I'm keeping you too long. Okay. Ah, ito po, very important ito po, no? Section 38. Non-posting of false or unverified statements, disinformation. Kita nyo? Na-notice na ng Supreme Court, no? Kaya may bago tayong Code of Ethics for Lawyers kasi na-notice na ng Supreme Court na marami ng lawyers ngayon na nasa social media. No. So, ito yung reminder ng Supreme Court. No. And if you do not follow its reminder, then you will be subjected to a disciplinary proceeding. So, let me read Section 38. Non-posting of false or unverified statements, disinformation. A lawyer shall not knowingly or maliciously post, share, upload, or otherwise disseminate false or unverified statements, claims, or commit any other act of disinformation. So, klarong-klaro po. Hindi maikakaila, hindi maidideny, no, na diretsa, no? Very pointed statement. Let me repeat. Hindi pwede na mag-knowingly, no? Para ang ibig sabihin ng knowingly is alam ng lawyer na mali. Alam ng lawyer na disinformation to tapos pinost pa rin niya. Or maliciously, no? In bad faith, no? Another word for maliciously is in bad faith, no? A lawyer shall not knowingly or maliciously post, share, upload, or otherwise disseminate false or, take note, unverified statements. May mga lawyers tayo na nagpo-post ng mga unverified statements. Ano ba yung ibig sabihin ng unverified statement? Yung mga statements na kulang sa facts, kulang sa basihan, hindi mo na biniverify bago sinabi. Claims or commit any other act of disinformation. So lahat pala ito, sakop, no? Within the umbrella of the so-called legal disinformation. So, makikita nyo dito, no, na ang ginamit na adverb is knowingly or maliciously. So, stated otherwise, pwede ba na accidentally or parang negligently lang, no? Siguro nagkamali lang siya ng interpretation. That can be, pwede pa yang mapatawad, no? Kasi kung ang lawyer honestly believes siguro na yun ang interpretation niya, tapos nagkamali lang siya, pwede pa yang he can still escape, no, from that from being subjected to disciplinary action, no? But siguro pag paulit-ulit na rin, no, yung negligence ng lawyer sa pagkakamali niya paulit-ulit na, pwede pa rin pumasok yan. Although, ang sinasabi dito sa Section 38, knowingly or maliciously. No, kahit alam ng lawyer na mali yung sinasabi niya, no, or kahit na alam niya na hindi pa niya biniverify muna or hindi pa niya na-verify muna yung statement niya, tapos sinabi niya pa rin sa social media,
he can be subjected to disciplinary action po dito. And sino ba naman, no? Kung lawyer ka, you are expected to know already. Abogado ka, you are supposed to know the law. You are supposed to know the basic interpretation of the law. Ano ba yung meaning ng this information? Hindi po ito kasali, ha? Ako lang naglagay dito, no? This information means false information deliberately and often covertly spread as by planting of rumors in order to influence public opinion or obscure the truth. No? Yan ang meaning po ng disinformation, no? So meron talagang malicious intent, meron talagang intention ang abogado to spread false information. For what purpose? To influence public opinion or obscure the truth. Meron bang mga lawyers na ganyan sa social media? It's not for me to say. Oh, eto na si Toyang, ano na? Umaandar na yung ano ni Toyang, ha? Intelligence ni Toyang. Sabi niya, considering the potential for SOCMED platforms to amplify voices of dissent, facilitate collective action, and catalyze social change, how can Filipino lawyers harness the power of online activism? Parang ano na ito, Toyang, ha? Parang medyo nasa extreme na, no? Online activism na. Ang lawyers kasi is ano lang, no? Dapat ano lang kami, we should stay even keeled, no? Not too high, not too low. Kasi pag nagiging activist ka na din, no? Ibang ano na yan, ibang facet na yan of lawyering, no? So it's a choice na, no, of the lawyer himself, no? Even if he engages in online activism, he must still be careful, no, in what he says. Teka, nahirapan ako mag-backread. Ah, okay, for a while, ha? Sabi ni Leslie Ann, paano po, fiscal, kung yung attorney always nagpapakalat ng maling batas na walang prueba, pwede na po bang ma-disbar yun? Same question po. I think I already answered that po. Sige, pagbigyan natin si ano, si Sophie. Fiscal EJ, pwede ko mag-ask sa email ni mo kay Taas-Taas Mangod. I like the topic and I am thinking of pursuing law because of people like you. Sige po, no? If only I can... You can send siguro po. Meron bang private chat dito? You send me a private chat po and then I'll send you my email po. Sabi ni Bowa Hancock, Fiscal, kapag po ba yung abogado na madalas sabihin ang mga terms na tanga at bobo sa social media, will it cause a case of disbarment? Bawal po yan. No? If you ask me, Bowa Hancock, bawal po sa isang abogado na from time to time or kadalasan sinasabi niya yan. No? It does not speak well of, para sa akin, ha? I'm not referring to a particular lawyer, it does not speak well of a lawyer to say those words in social media. You can say it in private, no? You can shout at the top of your lungs inside your house, say those words, but do not say it in public, especially in social media, no? Wala kang pinagkaiba sa walang pinag-aralan if you do that. And why would you say that in the first place? Dahil ba abogado ka? You can just say that to another person. It will not call. Depende po, no, kung yung gravity, like yung ano, like yung sinabi ni Gado, no, pinang ina mo, hintot ka, pinang ina mo, paulit-ulit. Pag paulit-ulit na, no, it can cause at least the suspension of the lawyer.
Hoy, Nico David, andyan ka po ba? Kapa po ba? Okay. Sabi niya, basta hindi ka nang haras ng tao. I don't know what you're... Meron ka sigurong kausap dito, Sir Nico. May karugtong... Sabi nito yung may karugtong pa daw yung ano niya, yung statement niya. Sorry, hindi ko nakita, Ms. Toyang, no? Sir, gaano katagal bago mag-decision ang Supreme Court pag nag-file ka ng disbarment? Sige, let's now go to po the procedure in disbarment, no? Ano lang, in a nutshell lang, no? Para may idea lang kayo, hindi yung each and every detail po of disbarment. Okay, let's go na po to the procedure for disbarment. Okay. Teka, baka meron pa dito sa responsible use of social media. Ito. Lawyers who share incorrect information but had no intention to spread fake news or actively engage in this information may not be held liable. Like what I said a while ago. Notwithstanding, while lawyers are not expected to always be correct in what they share, they should exercise a degree of diligence in verifying first the information. Take note. Kung sino man kayo. Okay, meron pa. Section 39. Prohibition against fraudulent accounts. A lawyer shall not create, maintain, or operate accounts in social media to hide his or her identity for the purpose of circumventing the law or the provisions of the CPRA. Ang ibig sabihin po nito, hindi naman sa binabawal. The lawyer can still maintain an anonymous account, but not for the purpose of circumventing the law or evading the provisions of the CPRA. Kasi like what I said a while ago, pag anonymous ka, you can say whatever you want to say. So if that is the purpose of the lawyer in using a fictitious account or an anonymous account so that he can say whatever he wants to say, thereby circumventing the provisions of the CPRA, then he should be or he can be held liable. Ang problema, paano madidiskubre? Anonymous nga eh. Okay, anong oras na ba? It's we started 9:30, it's 10:49 na, no? Kaya pa ba? Nahiya ako sa inyo, baka inaantok na kayo. Or we can discuss it tomorrow na lang po, no, para ano naman, may live stream tayo tomorrow sa disbarment na. And I think it would be a very educational topic tomorrow, no? Alam nyo yung disbarment. Kasi medyo mahaba-haba yung disbarment talaga. Or you want it now na lang. Sabi ni Miss Madam Ecclesiastico, please extend daw. Baka po kasi mag-LS yung ibang kasama natin, no? Sila si Denzabol, sila si Sir Melo. So, iniisip ko rin, no? Baka they might also use the time. Sabi ni Boa Hancock, masarap po makinig sa inyo, Fiscal, lalo na po at tunay na kaalaman ang hatid nyo. Salamat po, sir. No? I am not claiming po, Sir Boa, na alam ko lahat. No? I do not have the monopoly of knowledge. But I assure you, sir, na I always strive to study and do my research, no, before saying something in social media. But pwede po akong magkamali, ha? But I always stand corrected. Kaya nga sinasabi ko, pag hindi ako sure sa topic, sinasabi ko kaagad na I stand corrected on this, no? But this is my point of view. Para po safe. Sabi ni Nico David, part 2 daw bukas. Okay. And I believe him, no? Para din po makagiveway tayo sa ibang mga kasamahan natin. So,
tomorrow po, promise po, no, it's Saturday today, tomorrow po we will discuss po as a, to continue, no, our proposed topic on disbarment. Magandang topic po yan, no, para alam nyo kung ganito pala katagal, ganito pala ang klaseng ebidensya, saan magfa-file, sino ang mag-i-investigate, no? Ano yung mga kailangang ebidensya para ma-prove mo yung complaint, ano yung dapat isagot ng respondent, ano yung mga offenses, ano yung mga penalties, no? So it will be educational po, no, but siguro it's almost now we have ano na we have utilized 1.5 hours na, no? So bukas na lang po siguro, tama si Sir Nico. And baka mag-live din po si siguro si Sir Nico. Ito pala yung second ano, part 2 ni Toyang, no? Can contribute to combating online disinformation and promoting digital literacy among the public, particularly in relation to legal issues and the justice system. Ito si Toyang, always nosebleed to yung mga question niya, no? Ako mismo minsan nahihirapan ako sagutin yung mga tanong niya. But it's a welcome ano po, no? Your thoughts are so intellectual, no? And I appreciate Ms. Toyang your participation. Sige, ano pa ba? Last 7 minutes na lang po para we'll end at 11. Ano po ba yung ibang tanong nyo in relation to our topic tonight on responsible use of social media? Section 40, a lawyer shall not reveal directly or indirectly in his or her online posts confidential information obtained from a client or in the course thereof or emanating from the representation except when allowed by law or the CPRA. So, yung mga confidences na sinabi ng client nyo, hindi po pwedeng i-announce sa social media po. Bawal po yan. Ito, Section 42, a lawyer shall not communicate whether directly or indirectly with an officer of any court, tribunal, or other government agents or other government agency through social media to influence the latter's performance of official duty. So, bawal po yan, no? It would be influencing, no? Court officer. May tanong dito si Comics Man. Can you tell us how social media has become a double-edged sword for lawyers? Lahat po kasi ng bagay pwedeng maging double-edged sword, Sir Comics Man, but especially for social media, no, for some lawyers it has become a tool, no, not only to advertise themselves but also to if I may use the right phrase, no, destroy other people's lives but siguro spread this information, no, to the detriment of the public. So depende na po yan, Sir Comics Man, on how the lawyer uses social media. So if he uses social media for spreading correct information, for giving legal knowledge, no, assisting people, well and good, no, but unfortunately merong mga lawyers na hindi ganyan yung motivation or yung motive, no. Sabi ni Alfredo Fiscal, dapat si Toyang mag-aral ng law, masyadong magaling. Tama, no, you should enroll, Ms. Toyang, if you have the time.
dito ka mag-enroll sa Ormoc if you want. Okay. Parang natawa ako doon sa last question mo to. Hindi ko na lang ipo-post dito. Okay, I think wala na po no. Sabi ni Fiscal, Fiscal naman ni partner po Fiscal, yung sobra po pag salalay po sa ChatGPT, may violation po ba? Hindi naman, but it's so weird, no? If a lawyer uses ChatGPT as his source of legal information or parang citation niya, it's weird, no? Kahit nga yung daughter ko na senior high school ngayon, bawal sa kanila cite ng GPT as a source. So how much more pag lawyer ka tapos ginamit mong source as ang ChatGPT in your pleadings. I am speaking for all, but this is in general, ha? Hindi po for a particular lawyer, no? Wala pa akong lawyer na na-encounter dito sa Ormoc na nagagamit ng ChatGPT as his or her citation. Wala pa po. Siguro dyan sa Maynila, meron lang lawyer na gumamit. But dito sa Ormoc, wala. Bawal po yan sa amin gumamit ng ganyan. Not bawal in the real sense of the word, but tabu po yan, no? Why would you use ChatGPT as your source of legal information? Meron namang mga Supreme Court decisions, merong batas. Why would you use ChatGPT? Yung ChatGPT, wala namang nakalagay doon na anong Supreme Court decision ang binabasehan, di ba? So I think, no, let's call it a night po, no? It's already 11 o'clock. I am taking too much of your time. Maraming salamat po. I'm beginning to enjoy going live stream, no? Parang siguro, tama si Sir Melo, tama yung mga kaibigan ko na sabi nila, Fiscal, no? Lalasan mo yung live stream para masanay ka. So I'm getting used to it, no? Salamat po. Salamat po for your continued support. Sabi ni Top 1 Alpha, second time ko pa lang napanood si Fiscal AJ. Parang familiar po kayo sa akin, sir, no? Hindi ko lang alam kung saan kita nakita. Baka I think you are also a YouTube content creator, sir. Top 1 Alpha. Mm-hmm. Nice to meet you din po. Salamat po, sir, sa pagbisita. So again, maraming salamat po, and can I say see you again tomorrow night? Same time, no? Same time. And as promised, I will discuss the procedure po for disbarment. Para ano naman? For general knowledge lang po. Because that is a hot topic for today, no? Especially in the online community. So maraming salamat. God bless, and see you around. Thank you.